pag meron ka nung Godaikin na Voltes 5 na yun, tapos naingatan mo yung kahon niya, hindi mo siya nailabas ang, sa kahon, you could sell it up to like 300 to 500,000 pesos right now. Wow. Good morning, good afternoon, good evening, kung nasan man kayong panig ng mundo. Ito po ang Kaasenso with Gerard and Mitch. Ako po si Gerard de la Peña. Ako po si Michelle Orosa-Ople. Ayan, I'm back. Welcome back. Namiss ka namin. Yes, ay nako, hindi joke ang COVID. Yun lang ang masasabi ko. Oo nga. Congratulations, napagtagumpayan mo. Yes, as of this airing, ayan, nalampasan ko na ang day 14. Maraming salamat, Doc Jax de la Peña. Super, super love. Pero saka na namin ikukwento yun. Magandang kwento rin yung partner kung magkano talaga pag nagka-COVID ka. Oo. Kung magkano sa'yo na nasa mild, at na nating isipin na magpasalamat na lang tayo na hindi siya nag-severe. Ano? Kasi mas matindi ang gastos kung severe. Yes, next topic 'yan pagka may ano, pagka may time. Pero dito muna tayo sa pagkakakitaan natin and very very timely ang topic nito, pantanggal ng stress. Oo, hindi ko inakalang ano pala 'to, pantanggal ng stress. Akala ko dati wala lang, hilig lang. 'Yun pala may deeper meaning pala. Ito mga ka-asenso, para sa inyong kaalaman, ang pag-uusapan natin ngayong episode na 'to ay may kinalaman sa toys, mga laruan. Yes, pero sa laruan ang pag-uusapan natin ngayon. And stay tuned. Ayan. If you stay up to the end of the video and makipag ano kayo sa amin, kwentuhan kayo kung ano ang inyong favorite na anime or toy na kinolekta, aba may chance din kayong manalo ng isang anime figurine mula mismo sa aming guest. Ayan. Ganda naman yan. Yan kaya ano, mag-comment kayo sa baba, sabihin niyo kung ano yung paborito niyong toy at pipiliin niya ng ating guest ngayong episode na to kung sino ang winner. Ayan. And of course, ang aming guest for today, ang may-ari ng Hobby Hive, Migz Dado. Welcome to Kaasenso. Welcome sa Kaasenso. Hi, thank you so much for having me here. Yeah. Yay! Sige, tell us about Hobby Hive naman in terms of ano yung mga klase ng laruan na binibenta ninyo dyan. Okay, so yung Hobby Hive po kasi talaga, we focus on Japanese anime figures or toys, as we call it. Both yung articulated, which is pag sinabi mo yung nagagalaw, and at the same time yung mga PVC statues, yung mga dinidisplay lang talaga na hindi mo siya mamove yung mga parts ng toy. So we carry those products. So lahat halos ng anime na mapapanood mo sa Netflix, sa streaming browsers, tapos yung mga nilalabas sila ngayon sa mga YouTube na mga clips, almost all of the famous animes, both old tsaka yung mga bago, kinikerry ng Hobby Hive po talaga. Can you describe to us sino yung customers nyo? How would you describe them? Okay, so yung customer base po namin is very, ano eh, it's a very versatile, or can you say, malawak siya. From children, from 6 years old hanggang sa 65 years old, meron po talaga mga customers na matagal na naming suki, tapos minsan yung father niya, tapos like, i-refer yung anak niya, tapos i-refer yung mga kaibigan. So, mostly, the target market tsaka yung customer base namin is really, ano, para siyang, parang fireworks kung saan-saan siya nanggagaling talaga. Hindi mo, there's no definite market based on toys kasi it could be toys for the big boys and then toys for the kids. It's very wide po talaga. Na-curious ako kasi syempre yung mga bata parang okay, natural, they would like toys. Pero yung mga kaedara natin, ganyan na adults na, how would you describe them? Bakit sila mahilig sa toys? Ano yung meron sa toys na to at ganitong age natin bumibili pa ng toys? Oh, that's actually ang gandang question yan, no? Kasi sa toys kasi talaga, it's katabi siya ng tinatawag nating nostalgia. Okay?
So it brings us back years ago, yung memories ng kabataan, binabalik pag nakikita mo yung toys. So a perfect example for that, Sir Gerard, no, yung Voltes 5. If familiar tayo sa Voltes 5. So si Voltes 5, nilabas siya sa Philippines, nilabas siya yung animated series 1978. Mm-hmm. Okay? And then, mostly, nung time na yon, yung mga bata nung time na yon, hindi talaga kayang bilhin yung toys na nilalabas ng Voltes 5 doon because it's very expensive. Mm-hmm. It's like, ang katumbas niya before was like a 3-month salary ng isang aray. ng isang middle class employee. Yun ang pagkakasabi sa record. So, yung mga batang yon na hindi nila nabili that yung Voltes 5 na yun during that time, by this 2010-2020, nandun na sila sa stage na may trabaho na sila, medyo stable na sila. Mm-hmm. So it gives them a feeling na, oy, eto na yung effort na pinaghirapan ko for the past years. So mm-hmm. Para siyang, it's not just toys, but it's also a reward sa sarili mo mm-hmm. for doing a great job. Mm-hmm. And at the same time, it's like a trophy na masasabi mo na, this is it. Ando na ako sa part ng buhay ko na medyo stable na ako. Parang right. Actually, no, yung mga nagko-collecta, yung mga, oh, may pera na ako ngayon, kaya ko. Yes. Kaya ko nung balikan na nakaraan. Yes. Actually, alam mo, Miss, Miss Mitch, dati may tinatawag kaming, yung palengke toys kung tawagin. Yun yung mga tagda 20 pesos, 10 pesos, 5 pesos. So, nung kabataan ko, pagpupunta ako sa palengke, tuturo ko yan sa mami, ma, dad, ayun o, tag 20 pesos lang o, meron na akong Iron Man o kaya kung sino mang laruan yon. So, ngayon, na medyo may trabaho ko na, you could see all these branded toys na parang it makes you feel good na kaya mo na pala, na kaya mo na siya. Sige, partner, sorry, go. Ah, sige. Sana ako yung medyo na-curious sa lahat ng mga tae. Gusto mo mag-collecta nito eh. Hindi naman ako deprived ng bata ako. Sakto lang. Hindi rin ako mahilig talaga maglaro, partner. Weird ka sa akin. Mas mahilig ako magbasa kaysa maglaro. Yung mga kaedaran natin na mga adults, yung mga batang 80s, batang 90s yan. Ano yung mga pinaka-popular na toys dito sa age group na to? Okay, so batang 80s talaga po, mostly ang age na to, Voltes 5, Dimos, okay. Mostly robots talaga eh, kasi yan yung dekadang puro robots yung nilalabas eh. Right. Kasi yan yung time na gustong-gustong makalabas ng planeta ng mga tao. So everybody was like thinking na, ano kaya itsura pag nakalabas tayo ng Earth? Ano kaya ang meron sa labas ng Earth? So everybody was imagining that. And then Japanese people, Japanese animators, sila yung sobrang grabe yung imagination nila na ay ganito yung itsura sa labas ng Earth. So dinala nila yun, nakita ng buong mundo. So yeah. And then for the 90s naman talaga, very heavy on anime po talaga, Japanese anime. Andiyan si Zenki, andiyan si Ghost Fighter, andiyan sila Ranma, Samurai X, andiyan sila Sailor Moon. Okay. Sila Dragon Ball, ayan po. So, most anime talaga ang 90s talaga. Oo, yung asawa ko mahilig yan sa Dragon Ball eh. Ay, nako! Opo, mahilig. Sir Carlo talaga, very Dragon Ball. Specifically, Vegeta talaga. Yan. Oo, yan yung marami dito. Actually, pag pinan ko yung camera, ito yung studio niya eh. Marami ditong Vegeta. wag mo lang i-audit, Ma'am Michelle, yung mahirap ano isa-isahin. Pero yun nga, ito, I'm wondering, patok pa rin ba siya? Lalo na ngayon na pandemya, you know, a lot of people are at home. Mas patok ba siya ngayon? Same pa rin? How would you assess? Kasi ako, basing on what I have seen and experienced nitong pandemic since March 2020, mm-hmm. ang laki ng tinaas ng inquiry when it comes to toys, especially on anime and yung mga superheroes, robots. Actually, lahat ng toy line, eh, pati mga Funkos, talagang dumami po yung inquiry during ECQ, during the pandemic.
And ako, I believe that the main reason bakit dumami yung nahilig sa toys is because it's a very sad time for everyone because of everything that is going on na napaka-negative. When you go to Facebook, you'll read a lot of things about COVID, about sad things. So, yung tao, naganap sila ng something na pwede nilang gawing pangtanggal ng stress. Yeah, oo. And yung toys kasi brings that perfect balance of happiness and nostalgia. Mm-hmm. Yung nostalgia, it makes you feel safe. And then, the happiness that seeing, na nakikita mo yung gusto mong laruan, it brings a certain kind of fulfillment na, ay, okay ako. Pag umuwi ako, umupo ako sa harapan ng stante kong laruan. I mean, it's a stress reliever. Kaya minsan, matutulala ka sa collector, nakatingin na lang sa laruan, di mo alam kung anong ginagawa. But that's the beauty of it. Eh. You find happiness just by seeing those toys. So talagang, yun talaga. And then, last is Netflix siguro. I could say that Netflix, ang laki ng tinulong ng Netflix, especially on a like us sa Hobby Hive, yung anime, very anime heavy yung product namin. Because nag-start yung Netflix mag-stream na halos lahat ng sikat na anime from the 90s up to the early 2000 hanggang nitong mga bagong mga anime. So, pag napanood mo siya, ang ganda nitong anime na to. So, ang mentality mo, gusto mo maghanap ng figure na yun. So, bibili ka. Iba rin yung kalidad ng toys ngayon. Hindi lang siya basta yung parang nala... Yun nga, palengke toys or anything. Hindi palengke. Collectibles. Go partner. Sige, may sinasabi ka kanina. Hindi, ito. Sorry, napag-usapan na rin natin yung trends. Like, sa age natin, it's the Dragon Ball Z's and the Voltes 5's. And early 90s or 2000s, you have the Sailor Moons and the anime. Ngayon, for the younger ones, ano yung patok? Ano yung mabili? Sobrang patok ngayon talaga is Demon Slayer. Or yung what we call Kimetsu no Yaiba. Tapos, andyan si Jujutsu Kaisen, bagong-bago lang ngayon. Andyan si Remastered ngayon, yung Shaman King, pinalabas din. And then there's a lot of Black Clover. And then si One Piece, tuloy-tuloy pa rin si One Piece. I believe lagpas na sila ng 1,000 episodes. And then there's a lot of new tawag dito, mga bagong anime na sobrang sikat talaga na in sobrang dami. It's like there's like 500 to 1,000 choices of anime that you could choose from. Sobrang dami na talaga animators na gumagawa. Hindi ko na nga alam yung kalahati ng sinabi mo. Yung ako din yung kilala. Oo. Si Demon Slayer. Yes, go Miss Mitch. Ano po? Sige, go ahead, Demon Slayer. Ayun, si Demon Slayer talaga is ano siya eh, brinit niya actually yung box office sa Japan during the pandemic. Mm-hmm. So, yung tinalo niya was a long-running anime na before pa lang, as in, siya yung pinakamataas na grossing animation movie sa Japan. And then, here comes Demon Slayer during this pandemic. As in, sobrang nabura niya yung record nung longest running gross leading na anime. Because of yung tao talaga naghahanap, they're looking for something that they could be attached with, yung feeling nila sila yung character dun sa mga anime na ginagawa. So it's very relieving for them. Google ko ngayon. Ito ba yung... Sorry, ito ba yung yaiba nung bata pa tayo? O iba to? Ay, iba yan, sir, yung Demon Slayer. Bago yan. It was released 2019-2020 yan nilabas actually. Okay. Hindi, naalala ko kasi yung iba nung bata pa tayo. Diba ano siya? Samurai yata siya or what? Diba yung ano siya, yung nakasuot siya ng geta? Yung wooden slippers na elevated. Si Inuyasha. Oo. Grabe! Si Inuyasha. Para po siya actually... Si Demon Slayer kasi ang dami ng pinagkunan niya eh. Talagang para siyang ghost fighter, parang katulad po nung sinabi ni Sir Gerard, Inuyasha, para rin siyang Samurai X. It's a combined of everything that has been done in the 90s. Pinaganda lang nila and then coming out with a different storyline. So, kaya sobrang ganda ngayon ng mga anime talaga na lumalabas. At
talaga napakaraming ano, napakaraming pwedeng laruan and collectibles. Sobra. Dami ng mga. Ako nga dati kahit yung mga manga, comic books lang and little yung mga laruan na pwedeng makuha. I think I stopped at ano ba ako? Pinaka hanggang Naruto lang ata ako eh. Everything after that, di ko na masyado na napanood at nasa college na ata ako. pero ito, I'm really really very interested in how passionate you are about all of this. How did you bring this into what Hobby Hive is today? Kasi I can imagine talagang natutukan mo lahat ng mga ibang alam mo yung mga how did it become your business or yung itong passion point mo? Yung lahat po kasi ng business owners ng hobby shop, especially toys, I believe, siguro 100% would say that they have been a collector once in their life or before. Kasi it's impossible to run a toy business or a hobby shop business, especially focusing on toys, kung hindi ka naging collector. Mm-hmm. Kasi right now, on business kasi, the least most important thing that we need is yung capital eh. Mm-hmm. Kasi lahat pwedeng magkaroon ng capital ngayon eh. Pero ang pinaka mahirap magkaroon is yung knowledge and skills about the certain business na gusto mong pasukin. Mm-hmm. So it's like, example ako, magne-negosyo ako ng toys, pero wala akong alam sa toys, and then I have 500,000 pesos. So kung wala akong knowledge and skills, in an instant, yung 500,000 mo, it just could go nowhere. Talagang malulugi lang siya. Pero kasi pag ikaw medyo passionate ka dun sa gagawin mo, and then you have the knowledge and skills sa produkto mo, kahit 50,000 pesos, kaya mong gawing mas malaki yan. So parang kasi sa akin, hitting two birds with one stone. Sabi ko, since collector na rin naman ako, and then I really love toys, I really love the anime, I really love Gundams, yung mga robots. So and then nag-try lang ako mag-sell before ng let's say 1, 2, 3. And then sabi ko, oh, I made about 100 pesos profit. So pag nakabenta ako, ibig sabihin ng 100 pieces nito, meron akong ganitong halaga. So it's just that combining what you love to do and then combining yung willingness mo na gusto mong maghanap ng a way to earn. So I think that's what made Hobby Hive come to life, yung passion for the toys and the figures, and then at the same time yung willingness to earn for extra income. Comment down below kung ano yung mga favorite anime nyo at kung meron kayong mga kinokolektang mga laruan. Dito puro Dragon Ball. Pero I have to confess, Sailor Moon talaga yung kinokolekta. Ito meron actually sa likod ko. Kompleto to, Sailor Moon. Ayan! Pupunta ako dyan. Ikaw personally, anong kinokolekt mo? Bago ako, Sir Gerard? Well, ako ano, sobrang fan talaga kasi ako ng Incredible Hulk. Okay. No? So, medyo heavy yung collection ko sa Incredible Hulk. And then, sa anime naman, yung pinakabagong anime, Demon Slayer, na-hook talaga ako sa Demon Slayer. Pero going back sa dating mga anime, na-hook ako talaga sa Gundam, sa Gunpla universe. Oo. So kaya lang ngayon, it's been a bit busy ang Gundam kasi kailangan mo ng oras. So medyo focus muna tayo dun sa hindi binubuo. Ang Gundam kasi binubuo talaga, ang tagal ng proseso. Kailangan i-assemble. Ikaw ba, partner? Meron ka bang ever na collectang toys? Or ano? Talagang libro ka, library ka? Partner, boring akong tao. Alam mo ba kung ano yung kinokollect ko? Selyo. Kanya-kanya lang. Bakit ba? Kanya-kanya halaman sa likod. I wanna move to the challenging part. Kasi it's one thing to be a collector. So you have yung mga favorites mo. And of course, it's hard to let go of some favorites kung meron man. Yes. Pero what about yung mga alam mong patok pero not necessarily interesado ka? Diba? Kasi para mag-expand, kailangan kahit yung hindi mo, yes. Diba? Totoo yan. Actually kasi sa toy business, pag collector ka, it's a disadvantage and an advantage as well. Kasi pag meron kang pag-collector ka, may paborito kang anime tulad ng sabi mo, Mitch, tama yun. So ikaw, ang pwede mong gawin pagkakamali is
yun yung madaming produkto na ibenta mo, yung gusto mo kasi alam mo. Mm-hmm. But if nasa toy business ka, kailangan you should know, mag-observe ka talaga kung ano yung pinakamabenta ngayon. Mm-hmm. So you need to observe other sellers, other shops, kung ano ba yung, kadalasang ini-inquire nila. So you need to risk na kahit hindi mo medyo familiar yung anime na yon, kailangan kunin mo siya kung yun yung mabili. Kasi definitely, yung business mo needs to survive not based on what you like but on what's selling talaga. Mm-hmm. Speaking of other shops, gaano ka-competitive itong negosyo nyo? Very. Mm-hmm. As in, I think right now it's one of the highest point of competitiveness sa toys. Kasi sobrang dumami talaga ang mga live sellers, online sellers. Kasi right now, hindi mo kailangan magtayo ng shop or ng physical store just to say that you have a business. Ngayon, basta meron kang cellphone, meron kang iPad or desktop or any gadget that has internet, and then meron kang guts na humarap sa camera, kaya mong maging negosyante. Kaya mo at your own way. So kahit magkano pa yung puhunan mo, basta meron kang guts, meron kang tools, pwedeng-pwede kang magnegosyo. Grabe po ang competition ngayon talaga sa toy industry, to be honest. So, So how are you surviving? How is it, ano yung diskarte mo at this particular point in time? Well, at this time, one thing siguro that kept us alive is yung relationship namin towards our customers. Kasi sa toys, kasi it's very important to retain yung relationship mo, to retain the customers. Mm-hmm. Hindi lang sila parang, you wouldn't just treat them like any random customers na dumadaan. Pag bumili, wala na. So, ito kasing mga customers sa toys, it's like a community. Mm-hmm. Kaya may tinatawag kaming toy community. Right. So, you get to know people, you get to socialize with people, you get to talk with them about the product, about the toys, about the anime. Kaya mahalaga pag nasa toy business ka, nanonood ka ng anime. Mm-hmm. Pangalawa, kasi ang hirap, biro, may customer pupunta. Like, sir, meron ba kayong ganito, yung pinalabas sa ganito, ganyan-ganyan? So, ikaw parang, sino yun? Diba? So, napaka-importante sa toy industry talaga yung product knowledge mo. And the best way to get it is, ayan, yung internet talaga. Mm-hmm. Yung talaga yung best way to get it. Mm-hmm. Gano'ng kalaki tong toy community na to? Sobrang laki, Sir Gerard. As in, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit sa kaduluduluhan ngayon, may nagbebenta na actually ng toys, and they're doing it on Facebook, they're doing it on Shopee, they're doing it on different platforms. Mm-hmm. Kahit sa TikTok, actually, I'll be honest with you, kahit TikTok, pinasok na namin to promote our product talaga. Opo. Well, actually, di naman kami sumasay. Ang lang pinapakita. Hindi naman kami actually we don't dance to show the product, pero ang laki kasi ng ng customer, na ang laki ng audience ng TikTok, Facebook, IG, ayan. So talagang we need to penetrate those platforms if you want to be a player or a competitive player right now, especially at this point of time. So e-commerce na rin talaga and digital space yung labanan. Yes po, Miss Michelle, talagang yun. Kung wala siguro, kung hindi kami nag-isip agad or lumaban online, probably the business wouldn't last up to this time. While it's a great equalizer, kailangan mo ring aralin no? Sa dami. Yes. Hindi na lang siya basta, okay, Facebook lang. Ang dami na as you said, TikTok. Sobra. Mm-hmm. And then may Shopee Lazada. Sige, pa. Shopee Lazada pa. Mm-hmm. Ito, puntahan natin yung aspetong nagkakaroon ng value yung isang bagay because it's being collected. Like before, di ba, partner, we were talking about NBA cards. And yes. Ito namang toys, paano siya nagkakaroon ng value na magiging collector's item siya at ang mahal niya? Yung factors yan really is yung law of demand and supply talaga. Okay? Like, there's a certain toy. Binenta siya nung ganitong time.
And then sobrang konti lang nung bumili kasi walang naniwala na papatok siya. So dahil sobrang konti yung nakabili sa kanya, dumating yung time na sumikat yung palabas or anime na yun. Ang dami na naghahanap. So dahil konti yung meron, kaya nilang pataasin yung value eh. So it's about, kasi ang collector wala nang tanong-tanong yan, basta legit collector. Kahit magkano yan, bibilin ko yan. Kasi yun yung tinatawag na toy hunting. Yung para kang naghahanap sa social media, sa internet ng toy na gusto mo. And then just to find the, oops, parang ang mahal nito. Pero wala ka ng choice kasi there's like only 5 people selling it in the whole Philippines. So pwede mong presyohan. And then pangalawa din is yung gaano siya katagal. Example, yung Voltes 5 na vintage noong 1980s. Pag meron ka nung Godaikin na Voltes 5 na yon, tas naingatan mo yung kahon niya, hindi mo siya nailabas sa kahon, you could sell it up to like 300 to 500,000 pesos right now. Wow. Wow. Natunaw That's lang how... yata lahat ng laruan namin sa bahay. As in, grabe. Sobrang grabe talaga. Parang ako nga, I do have some toys na, meron akong toy dito na since 7 years old ako, nasa akin na siya. So parang way before mabibili mo siya sa mga toy store, like, ewan ko, Toys R Us ba yun dati? Parang nasa 3,000 pesos lang. Pero right now, in a pristine condition, you can sell it to about 28,000, 25,000. So toys really appreciate, especially kung maganda yung quality. Tsaka ang mahalaga sa toys kasi yung kahon po. Kailangan naingatan mo yung box niya, yung lagayan niya. Ang hirap nun kung ano, kung bata ka, parang wag mong gagalawin niya. Oo, ang gagalawin niya. Ilogang... So isabihin, kailangan mint condition siya, untouched. Yes. Ganyan. Yes. Oh. Parang, ang laki ng difference. Parang pag mint condition ng toy, compared sa hindi mint condition, at least 80% ng value pwedeng mawala pag hindi na siya mint condition. Mm-hmm. Ito, partner, na naisip ko na, kung tatanungin mo ako kung mag-collect ako siguro ngayon, siguro ang i-collect ko na napansin ko dun sa at least dun sa circle where I am, where I move, ang uso ay yung mga Studio Ghibli na ano. Ang cute! Do you also have those? Yes. Yes, yes, Sir Gerard. Mga Studio Ghibli, mga Kominika. Actually, mga vintage na yung mga yan eh. Especially yung Studio Ghibli, sobrang sikat na studio sa Japan talaga yan. So, parang mukhang may naiisip na si partner, ha? Teka lang. Oo, may mga vintage din kami sa Hobby Hive. So, pwede nyo nga makita yan. Page naman kami on Facebook. Yes, ilalagay namin link down below yung Hobby Hive on Facebook. Thank you, sir. Makita nyo, talagang baka mabudol kayo. Malapit na ako mabudol. Oh, ito na yung budol portion natin. Uh-oh. So, kung meron kang mabibigay na tips dun sa, ako malapit na konti na lang eh, na magsisimula sa collecting, where do I begin? Where do we begin? Saan tayo magsisimula? Well, first is ask yourself, ano ba yung gusto mo? Ano ba yung linyang gusto mong kolektahin? Kung okay. Pag sinabi mo, paano mo malalaman anong gusto ko? Well, ano ba yung pinakamalapit sa puso mo? Kasi like we said, toys are like nostalgic items. So it brings back the happiness of your childhood. So kung merong toy na nagpapasaya sa'yo, then start with that. Kasi it's also important to choose a line kasi you should also have a budget for toys talaga. Magkano ba ang budget? Lalo na kung batang 80s, batang 90s kind of toy. Ako, masakit ang ano, batang 80s talaga. It ranges on about 7,000 to like 500,000 pesos kung gusto mo talagang sundan yung line ng 80s, 90s talaga ng mga, especially yung robots, mecha robots kung tawagin natin. Ano mabibili ko dun sa 7,000? 7,000, pwede ka makakuha ng isang Voltes 5 na diecast metal. Meron ka na makakuha. It's a Bandai brand. We call it yung full action Voltes 5. Yun yung medyo parang entry grade level ng mga robots sa diecast. So it goes from 7,000 to 15,000 to 25,000 to 48,000 to 150, 300, 500, ganyan yung ano. Sure.
My heart. kasi ang problem kasi pag collector kasi, you buy the 7,000. Once you have the 7,000, inuwi mo na siya. Oops, I think I need to have more. So you go to the 12,000, you go to 15, and then probably you target the higher tier toys talaga. That's yun yung path ng collector eh. And actually, there are toys na hindi naman sila necessarily toys. Parang bordering na sila on art eh. Mga yes. 1/4. Anong tawag dun sa mga yun? Mga resin statues. Mm-hmm. Na mga ako. Yun din. Isang product namin. Actually, it's a very good line and choice kung gusto mong pasokin yung toy business talaga ngayon. Mm-hmm. Resin statues are really selling good sa toy industry right now. And how much do they sell for mostly? Well, the small ones, they start from about 4,000 pesos, yung pinaka mga mura. It's about this size, like 4 inches in height. And then it could go up to like 10,000, 20, 30, 50, up to 150. Minsan nga, may life size na tinatawag for about 750,000 life size resin statue. Ay, meron nun sa TV5 ba yung signal na building? Superman ba yung nandun? Hindi, meron doon. Alam doon. Basta meron office na hindi si Raffy Tulfo, life size, larger than life si Raffy Tulfo. Hindi, meron doon parang hindi ko alam kung sa Voyager or basta meron mga superhero na malalaki talaga na life size na doon. Yung mga ganun ay nasa 750 plus presyo. Yung mga life size po, pag especially pag license yung product, eh pag hindi naman license, hindi naman umaabot ng ganun. Usually, kahit life size, nasa 100 to 150,000. Hmm. Pero nagpapamahal talaga is the branding. Is the brand. Oh. Yung binibili mo yung license ng isang character like si Iron Man, yun, mga ganun. So, medyo expensive talaga yung line. Ayun, nagbibigay ka ng tips kanina for the collector. So, one, kailangan alam mo kung ano yung kukolektahin mo. Ano pa? Paano nila malalamang legit seller? Good question. Yun. This is a very good question right now kasi medyo marami nga nagtitake advantage ng demand ng toys. So, the best tip is you learn from different toy groups. Sumali ka sa mga toy groups. Mm-hmm. And then if you want to purchase something from a certain seller, magpa-vouch ka. Ipa-vouch mo po yung seller. Pwede po yun. It's very legal. And it's very ethical sa toy industry, sa toy community to vouch for a seller. Example, may bibiling ka sa akin, mukha akong scammer. So, guys, pa-vouch ko naman to si Migz Dado kung legit seller to. So, may mga sasagot naman sa comment section na, uy, scammer yan. Uy, wala, legit yan. May peer review. Diba? Yes, opo. Pwede yun. Pwede mong gawin yun if you don't want to get scammed. And then second is, manood ka ng mga YouTube unboxing. Manood ka ng mga unboxing ng YouTube so that you could see ano yung itsura ng figure na gusto mong bilhin before you buy it. Para makita mo if binibigay sa'yo is bootleg or peke or original. Kasi ang dami pong nagkalat ng mga fake or bootlegs. Right, right. And sayang ang pera kung peke din lang. Diba? Yes, sayang ang pinaghirapang pera. That's right. May YouTube channel ba kayo, Hobby Hive? Ay, meron po. Meron po, Miss Michelle. Okay. Lalagay din natin yan down below para... Hobby Hive TV. TV, wow. Ayan, papapanoorin natin yan sa ating mga asenso. Ako naman, I wanna move towards ano yung maipapayo mo naman sa mga gustong magtayo ng ganitong klaseng negosyo. Okay. Yun nga po, tulad na sabi namin kanina, pag magsa-start ka ng toy business at this time, there are three important things talaga na kailangan mo. Yung knowledge, skills, and yung capital. But the least most important talaga is yung capital. Uh-uh. At dapat po talaga alam mo yung papasukin mo, alam mo yung produkto itself. Kasi it's very hard to sell something that you really don't know. Uh-uh. Kasi it would just turn out na may isip mo, ay, ayoko pala nito. Hindi ko pala gusto to. And then after like 2 months, 3 months, ayoko na to, move ako sa ibang negosyo. So, sayang yung effort, yung investment mo, hindi lang sa pera, but yung time na binigay mo rin dun sa negosyong yun. And also yung, kasi pag pumasok ka sa negosyong ganito, it's not just you, especially kung you have a family, mm-hmm. na i-involve dito, asawa mo,
mga anak mo. I mean, you just don't risk yung sarili mo. You risk everything around you. Mm-hmm. So it's best that if you decide, gusto mo talagang gawin yung ganitong klaseng negosyo. And then pangalawa, syempre, supplier. Kailangan maghanap ka ng magandang maayos at magandang supplier. Kasi, so, yun yung key. Actually, yun yung isa sa pangalawa sa susi talaga. You need to have a trustworthy supplier that could give you a competitive price range. Especially right now na ang daming nag-o-offer ng sobrang murang item, sobrang murang produkto. And it's a very competitive industry right now. So, dapat handa ka. Handa kang bumangga talaga sa pader talaga. Yung ganitong supplier sa community mo rin mahahanap? Actually, suppliers are, ano po, makikita mo siya. There are local suppliers, there are international suppliers, meron sa Japan, meron sa Singapore, meron sa Hong Kong. And there are disadvantages and advantages on both. Depende kung ano yung pipiliin mo. And then kahit kami, we do offer people na mag-wholesale and resell ng products namin. And nagbibigay kami. Actually, yun yung ginawa namin this pandemic. Kasi there's a lot of people who bought from us kasi gusto mag-collect. And then they realized that it's a good way to earn. So we offered them low start capital wholesale package na hindi masakit pa ikutin. Right. And then yun. So at least giving them also a chance na mag-earn sila dun sa isang bagay na alam nila. Oo. Ayan pala, kung gusto niyo mag-start, oh, pwede rin kayo mag-consult dito sa Hobby Hive. Yes po. Sorry, you mentioned capital, and while it's not the most priority, ano ba yung usual capital, reasonable capital pag papasok ka sa ganitong klaseng negosyo? Kung ikaw papasok ka sa ganitong klaseng negosyo, gusto mo online ka lang, I think about siguro 100,000 pesos is a safe amount to start with. Pag online ka, yung tipong wala kang physical store, wala kang empleyado. Pero kasi pag may pwesto ka na at empleyado, it's a whole different story. Right. It's about, kailangan may at least, siguro, malaki talaga. It's about, siguro 1 million and a higher if you want to start a toy business na kompleto yung pwesto and then marami kang stocks. So it's not a joke. It's really not a joke. So pagpapasok ka dito, you really need to want what you're doing talaga. Pero online is a very safe spot to start. Actually, kami at Hobby Hive, to be honest with you, yung low start capital namin is only 20,000 pesos. Wow. Pag 20,000 pesos ka, nag-purchase ka sa amin, you can avail our wholesaler discount. So, yun yung low start capital namin. So, it's one of our ways of helping out people sa toy community na gustong mag-start ng negosyo na sa toy business. Kasi, mas maliit kasi yung puhunan, mas madaling bumalik eh. Mas madaling bawiin. So, you have a very low margin of failure. Kasi, pag nabawi mo na siya, maliit lang naman puhunan, okay lang. Kahit malugi ako, come what may, malugi ako, okay lang. Oo. Diba? Pag kumita, okay lang din. Eh, kung malaki yung puhunan mo, tapos hindi mo naman pala gusto pinasak mo, then sobrang hirap yun, especially at this point of time ng pandemic talaga. Doon sa 100,000 na capital, ano yung mga inventory mo doon? Ano ko yung, kumbaga sa if I'm magsisimula ako mag-book ng toys, ano yung essentials doon sa stock ko? Essentials sa pagpapasok ka sa toy business. Kasi, kailangan mo piliin talaga, ano ka ba? Marvel? Marvel base ba yung ibibenta mo? Okay. Anime base ba yung ibibenta mo? Transformers ba? O Gundam ba? Okay. So, kung nakapili ka na sa mga yon, ibenta mo kung ano yung bago. Usually, you start with the new ones. Okay. Yun kasi yung mas madaling mabenta. Kasi ang normal mindset ng mga tao is minsan gusto nilang mauna na sila yung meron agad ng bago. Especially sa toys. Kasi pag napunta ka sa medyo dati, luma, medyo ibang presyohan na kasi talaga yon. Ibang puhunan na, medyo mahirap din hanapin. So start with those easy to get items and easy to sell items talaga. Mm-hmm.
Easy to sell items. Ayan. Where can they find Hobby Hive at paano yung mapupuntahan ng iyong mga social media? Ayan. And of course, if you want to visit us sa Hobby Hive po, first we have our Facebook page. Mm-hmm. Ayan po, Hobby Hive. Also, nasa IG din kami. TikTok, as we mentioned. And then, we also have our Shopee store. Ayan po yung Hobby Hive. Search yun lang po sa Shopee store namin. And then, of course, our two branches. Yung main branch po namin is here at Hobby Hive Bistro in Teheron, Santa Ana, Manila. Malapit lang po kami sa Ayala Circuit, Makati. It's just about 5 minutes away from Ayala Circuit, Makati. You can purchase toys. You can eat food. And we have some beverages for you as well. Medyo hybrid kasi itong Hobby Hive Bistro. It's a toys, food, and drinks combined. Nice. And then, of course, our newest branch, ang pinakamahal din namin, yan, at UNBOX Green Hills with Sir Carlo Oplen. Sobrang, actually, sobrang thankful kami talaga na nakasali kami sa family na UNBOX Green Hills. Sobrang, nako, the best talaga. Okay, maraming salamat, Migz, for joining Thank you, us. Pleasure is all mine po. It's been an honor. Ayan po. Maraming salamat. Super enjoy and nako, bibisit na kami dyan soon. Parang na-intriga din ako sa bistro part eh. Laman naman tayo partner, basta may pagkain. Gusto ko sa ano yung sa UNBOX. Okay, mas malapit yung tatawirin niya. Oh. Dadala ko na lang kayo. Pwede ko na mga idala ng food doon sa UNBOX kahit galing sa bistro. pwede na, di ba? Thank you so much, Migz. We will put all the Thank links you, down below. And nako, this has been a really enjoyable discussion. Talaga nga naman, when you're passionate about something, it will take you places then, o, di ba? Mm-hmm. So visit Hobby Hive. And thank you so much, Migz, for joining us. Hey, guys. Thank you. See you. Stay safe. Bye-bye. Ayan, thank you, Migz Dado, for your time sa pagpapaunlak sa amin dito sa Kaasenso with Gerard and Mitch. Ako personally, hindi ko inakalang yun nga. May ganun palang emotional attachment din pala sa toy. Kung bakit siya nag-appreciate in value at bakit siya kumikita ang kabuhayan despite the fact na tayo ay nasa gitna pa rin ng pandemya, di ba? And ako, ano, ang galing lang na ang pinaka-importante para sa kanya, yung passion and yung knowledge. It goes together. And for me, napaka-importanting learning yon na pag gusto mo talaga isang bagay, natural na papasok na alam mo kung paano siya kumbaga paano pagkakitaan or hindi ka magsasawa, 'di ba? Mm-hmm. Lalo na 'yun nga pinag-usapan natin na pagdating talaga sa toy collection, you have to have a real extensive knowledge about the toys or even yung mga anime kung saan nanggagaling yung mga laruan na ito bago ka pa man makapasok. Kasi hindi pwedeng kung ano lang yung hilig mo, yun lang yung ilalabas mo, di ba? Na parang, okay, ito lang yung Gundam lang or Voltes 5 lang. Eh, paano kung iba na nga yung uso? Hindi ko na nga alam, partner, kung ano yung mga nilista niya, mga bagong anime na pagkadami-dami nang hinahanap, lalo na ng mga bata ngayon. So, it's so important for him, more than yung capital, more than yung lahat ng iba pang pwede mong ipasok sa isang negosyo, na gusto mo talaga siya. And ang galing, lang how sabi niya, pag alam mo kasi at pag gusto mo talaga, kahit maliit yung capital mo, mahanapan mo yan ng paraan kasi alam mo siya. Oo. Ito nga nakakatuwa dahil yun nga, nag-a-appreciate pala ang value ng isang laruan over time. Napaisip tuloy ako, ano bang kinokolek ko? Ito, partner, naalala ko na kasi kanina tinanong mo ako nung kinokolek ko. Well, yes, I still have my stamp collection. Yes. Don't judge me ha. Ano ako, hindi ako mahilig talaga maglaro eh. At ito, meron akong bagong collection pero ito hindi ko pinapataas ang value niya tapos eventually ibebenta ko. Ito'y ginagamit ko. Marami akong fountain pens. Ah, yes. Naalala ko yung fountain pens. Oo. Siguro right now, I have, hindi ko maalala kung 12 or 14 pens. Tapos ito yung ano, wala pa ako dun sa high end na Montblanc levels kasi ayaw ko payagan ng asawa ko. Hindi pa siya ready na ano, yung magpa-part ako with my 20,000 pesos for a pen. Ganyan. So, siguro ganun din ng mga ano, mga kaasensa nating toy collectors o yung mga nagbabalak mag-collect ng toys kasi 'di ba, sabi kanina ni Migz, parang
ang simula ay around 7,000 pesos. Okay, di ba? So, kung ikaw ay serious collector, talagang pag-iipunan mo yan. Pero para doon sa mga hindi masyado nakaka-appreciate, medyo masakit siya sa heart. Pero yun niya, ang essence talaga nitong episode na to ay you have to love toys to be able to really appreciate it. At para eventually ay maging instrument ito para ikaw ay umasenso, di ba? Ganun din siguro sa mga fountain pens partner. Sayang wala dito yung aking collection. Pero I don't sell. I don't really intend na pataasin ang value niya kasi ginagamit ko lahat ang pens ko. Oo. Ang galing lang, it has to come from somewhere talaga na pag nakikita mo, it brings you happiness, di ba? Yung fountain pens. I'm sure pag naisip mong gumawa ng negosyo niyan, not necessarily yung kinolekta mo, pero yung sinasabi ni Migz, alam mo kung ano yung hahanapin sa fountain pen, alam mo kung ano yung mas valuable dun sa isa, di ba? Ako ang kinokolekta ko, alam ko na partner, basta royal family. Na mga royal family. Oo, actually, best Christmas gift ng asawa ko, kinumpleto na niya para sa akin, mga Funko nilang lahat. Nila Prince Charles, yan sila, Princess Diana, Queen Elizabeth, lahat yan meron yan. Tapos of course, si Meghan and Harry. Sobrang fan ako. Pero nakaaliw kasi natutuwa ako pag pag-uusapan mo yung something na gusto mo. Alam mo talaga yung ins and outs niya. And lalo na kung gusto mo na siyang pagkakitaan. And paglaruan, pag gusto mo talaga yung sabi nga niya, magsa-start ka dun sa mga 7,000, 4,000, and then later on you'll see merong mga higher quality na parang gusto mo ring meron ka, di ba? And even to the statues na sinasabi niya, minsan naabot doon. Kasi iba naman talaga ang detalye ng mga resin na statues na yun sa totoo lang. Parang really something that will last you through time. So, and yun, I don't know if you have to keep yung kahon nun, hindi yata. Basta hindi lang yata mabali. Versus yung mga laruan na talagang yun na, kung mangongolekta kayo ng laruan, lalo na sa mga anak nyo na hindi nyo alam na later on, sasabog pala yung value. Ang kahon is the key. Ayan. Yeah, partner, yung sinasabi ni kanina, dapat in mint condition. Oo. Yeah. O kung pwedeng magtanggalin sa kahon, ayan. In short, kukolektahin, hindi lalaroin. Yes. Hirap pa ako sa mga bata. Ang bottom line nito, partner, yun yan, we were talking about our collections, ganyan. So, ito in particular, toys, you really have to love it. You really have to be really interested about toys. And you should know your anime, your cartoons to be able to really understand itong mga laruan na to. And yun nga, tingnan mo yung mga trends din ngayon, ano ba yung pinapalabas sa Netflix, at yun ang mga susunod na magiging uso. At eventually siguro, talaga magiging collector's item, diba? So, ayan, nabigyan namin kayo ng ideas. Ayan, so join the communities. Join the communities as with any other collectible, whether it's NBA cards o itong mga laruan. May communities yan at ang maganda, pwede mo i-check kung peke ba o hindi, di ba? Huwag natin sayangin yung pera natin. Ayaw natin yan dito sa Kaasenso. Yung mga scam, ayaw natin. So, join the communities and check. And check, pwede naman daw. Yun, laking bagay. Ayun. That's right. Oh, ayan. So, mga Kaasenso, sana may natutunan kayo at sana nag-enjoy kayo sa episode namin yun. Kahit hindi kami toy collectors, kami ni Mitch personally ay nag-enjoy kami sa pakikipag-usap kay Migz. So, ayan ha, abangan ang aming next episode. Ang aming mga fresh episodes normally ay lumalabas pag Sabado, alas 12 ng tanghali, Manila time. So next, magkita ko ita po ulit tayo dito sa Kaasenso with Gerard and Mitch. Ako po si Gerard de la Peña. And yung mga nagsulat po ng mga comments kung ano yung mga favorite na mga toys nyo or anime, ayan, pipili po si Migz dyan kung sino ang lucky na magkakaroon ng anime figurine mula sa Hobby Hive. Maraming salamat po and see you all next week. Ako po si Michelle Orosa-Ople. God bless mga Kaasenso.